Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Kumusta po ang gising? Sana yung okay, so all right. Yay! Valentine's na. Itong linggong ito, ano na? Ilang araw na lang. Eh, paano yan? Di ba yung mga kumakalat na balita, wag daw pupunta kung saan-saan muna kasi, di ba, gawa nga nung virus na kumakalat. So, dapat to avoid crowds. Oh. Well, good yan para sa mga wala pang plano. Oo, diba? Pwede advantageous tong, para sa inyo. Rason to. Sasabihin may mo rason sa, na, diba? Sabi mo sa jowa mo, alam mo, in as much as I would like. Yan. Na, nadalhin ka sa concert kung saan ano, mag-i-enjoy ka, yung mga ganyan-ganyan. Paano natin gagawin yun? Diba? Delikado. Yan. Baka makahawa tayo ng mga virus. May yan. Mga ganyan, diba? Mga ganun. So, sa social media, puro ganyan yung post. Tama. Sasabihin mo sa kanya, a-attend tayo, nakamask tayong lahat. Diba? Paano kakakanta? Limbawa, ano yung kanta? Kunyari, kanta ba? Behind jeep, kasi may mask. Hindi ka makakabirit kasama yung artist. Diba? O may rason. Tama. Ganun. Diba? Sa bahay na lang kayo, pwede din naman. Pwede din naman yun. Oh, tipid na, mas masaya pa. True. Mm. Pwede yan. Alam mo, uso na nga rin yan ngayon eh. Ako, parto yun yung isa kong na-realize. Bahay-bahay na lang. Oo. Tapos diba parang meron lang gagawin sa isang parte ng wall. Ooh. Tapos yun na. Tapos hindi lang kayo ang nag-ano, hindi lang kayo yung nag-celebrate. Mm. Madami pang makakain, tapos mas tipid pa. Diba? Totoo, diskartihan nyo lang. Yung tipong, tama, ayusan yung kwarto nyo. Mm-mm. Diba? Nang kayong dalawa. Yeah. Bakit yung aayusin? Bahala na kayong dalawa. Diba? Misan nyo lang naman gawin yan eh. Oo, yung mga ganun. Diba? Mag-aayos lang naman. Diba? Tama. Bahala kayo dyan. Magluto kayo. Diba? Ipaghanda mo yung jowa mo na paborito niyang pagkain na bihira namang niyang kainin. Mm. Yung mga ganun. Mag-video okay kayo sa loob ng bahay ninyo. Diba? Pwede kayong mag-stay dyan kahit ilang oras. Walang limit. Yeah. Unlike doon sa ibang lugar, 3 oras lang, diba? Out na. Ano bang nagsasabi mo? Concert, mag-stay ka ba ng 7 hours sa concert? Sabagay, 3 hours lang. At saka nakaka-stress dito, may traffic pang kasama. Oh, kaya, yun naman ang pinag-uusapan natin dito. Diba? So, only yung oras yung pag sa bahay lang. Totoo yan. Tapos pag halimbawa, nagpaalam ka sa magulang mo, pag nasa bahay kasi parang feeling mo okay lang, medyo matagal. Kasi at least nasa bahay. Tama. Diba? Yung ganun. So, yung maganda alternative, suggestion. Maganda yung ganyang klase mga eksena. So, good luck po sa mga nagpaplano. Yan, yan. May rason na akong, may dahilan na meron kasi. Meron na. Meron partner. Okay. So, pangit naman, Michelle, kayo nakamask kayo pareho. Diba, nakamask. Although, hindi naman daw lahat kailangan magmask eh. Diba yun yung nasa news? Oh, ewan ko ba? Dami-dami ng mga balibalita kasi na. Oo nga, hindi mo na alam kung kanino ka maniniwala eh. Pero pinaka-winner yung nakita kong mask partner. Nung diba nag-ano ko, bawal judgmental sa Itbulaga. Yung sa mga guard doon, nakasuot siya ng mask. Tapos tuntuwa ako sa mask niya. Yung mask na may print na parang nakangiti. Nakakatuwa kasi partner, kasi sobrang bagay sa kanya yung mask. As in, parang inukit. Yung parang sa ginawa. Parang siyang siya. Parang siyang siya. Ito, pakita ko sa'yo partner. Niya. Ito, oh, 'di ba? Ubog ng mukha, diba? Ano? Ubog ng mukha. Tuwa-tuwa ka. Nakakatuwa, 'di ba? Cute siya. Cute so, na pogi. Cute yung mga mask na ano eh. Cute yung mga mask na kakaiba. Kamukha ni upin-ipin. Ganun. Tapos parang, ay nako, papost ko to. Bagay na bagay sa mukha niya. Oo nga. Sa mata niya, yung mask niya. Di ba may mga ganun eh. Oh, pwede din, try nyo yan. Pwede rin. Cute kaya. Ang hirap lang talaga ng may mask eh. Kaya ako hindi ako nagmamask, partner. Ako, parang hindi ako lalo makahinga. Hindi ako nakakahinga eh. Nakanaamoy kahinang ako, namamatay ako. Iniisip ko, paano sila nakakasurvive? Amoy nililaway nila. O baka ako lang, partner. Hindi. Hindi sila nahirapan sa virus. Nahirapan sila sa sariling hininga. Hindi ako makahinga sa mask.
Naku, ako tigilid talaga, yung feeling ko. May ganun ako feeling. Parang hindi ko alam claustrophobic na tawag doon. Oo, kaya nga. Hindi ako makahinga sa kanya. Pero sabi naman, kung alam ko, dati lang nag-attay, baka mag-facial mask. Oo. Inoperan ako na gano'n. Facial mask? Oo. Oo. Yung ano, yung kakalatan ka na kung ano na sa mukha. Oo. Grabe ka. Hindi pagkakalat yun. Ano ba tawag doon? Nagpa-facial mask ako. Ano yung facial mask? Super. Ah, yung kakalatan ka naman kung ano sa mukha. Partner, sa amin ano sa Doctor's Drip Lounge partner, hindi pagkakalat sa mukha ang tawag dyan. Pagpapaganda, naglalagay ng, okay. Ng ano, ng, may imamask sa face. Yan, kasi bigyan na minover sa akin. Sir, gusto mong try yung facial mask namin. Mm-hmm. Tama facial mask mo. No? Tapos mamaya nilagay ako sa notes, kinakalat na sa akin. Tapos ang lamig-lamig. Oo, sarap kaya. Tapos, hindi matay, tapos sarap yung, di mata kinover niya. Sir, wag ka pong didilat ha. Di ba yung mata cover? Ah, pati mata? Mata, oo. Tapos, so pipikit ka lang? Oo, tapos. Paano kung may emergency? Hindi ka makakadila. Pambihira. Ang dila na niya i-cover yung butas ilong. Ng ilong. Uh-oh. Tinigil ko talaga. Feeling ko hindi ako makahinga. Oo nga. Sabi ko, puta, may ano naman, may labasan naman talaga ng hininga. Kasi uh-oh. Yung butas ng ilong, wala namang cover. Correct. Kailan yung feeling ko, na suffocate ako. Hindi siguro kasi. Kailan ko talaga naman. Siguro kasi dahil pati mata, hindi naman dapat pati mata kahit naman yung mga binibentang mga mask. Saan ka kasi pumupunta? Gusto ko marunong yung ano, gumawa wala sa akin. Wala tapos nung ginagalaw-gulaw yung talukap ng mata ko, hindi ko siya magalaw. Nakakatakot. Kasi normally yung iba dyan, tumitigas yun eh. Oo, tumitigas talaga. Sabi ko, simento po ba ito? Hindi ka ito nakakasuffocate talaga yan. Sabi ko, gawin mo ba ako monumento? Saan ka kasi pumupunta partner eh? Doon kasi legit. Nakakasuffocate talaga so yan. So may ganun akong feeling. Kasi pag nag-mask ako, yung parang face may ganun mask mismo. Pero parang feeling ko yun sa experience mo, partner, kasi hindi mo nakikita eh. hindi mo alam. Ng puso ko na parang mamatay sure, ako ganun. For sure yan. Nangyari yan sa akin, partner, dun sa isang kung saan ako nagpapalashes dati. Oh. Kaya hindi na ako bumalik dun, partner. Oh. Kasi, parang 3 oras, tapos bawal mo idilat yung mata mo. Hala. Kasi kung hindi, maaano ng mata mo yung chemical na pangdikit dun sa mga lashes. Mm. Eh, nakakapraning, partner. Yung naririnig mo lahat, pero wala ka magawa. Imagine ko. Diba, partner? Yung diba lang po paano ka gagalaw? Kaya nga, yung halimbawa, naririnig ko yung phone ko, ang dami ng notif. Tapos naririnig ko kasi ang ringtone ko, diba? Nico Leala. Yung nagaring yung phone ko, hindi ko masagot, diba? Yung ganon, yung kasi syempre, hindi mo masaslide open yung phone kasi hindi mo nga nakikita, diba? Kaya guess ko yung feeling mo na nasa sofa. Natataranta ako. Wala mo ginagawa sa akin. Nakataranta talaga yung gets na gets ko yan. Pero hindi ko mag-gets talaga yung bakit pati mo, bata mo, tinakpan. Pati bibig. Unless, yung bibig okay lang, partner. Mm. Pero yung pag hindi mo nakikita yung mata, nakakatakot. Hindi ko talaga mawari. Kasi miski yung mga face mask partner, yung mga binibenta, mayroong butas sa mata eh. But yung sa akin, wala. Ewan ko sa'yo. Kaya pagtanggal yung face mask, wala akong kilay. Nabura. Tayo dyan. Sumama dun sa mask. Oh. Dali kasi. Oh my gosh, nakaka-lurkey talaga. Oh, so yun, ganun yung feeling ko. Kaya hindi rin ako nagpa-face mask. Pero kailangan daw protektahan yun. Hindi, pero para daw sa mga taong parang confident ka naman sa sarili mo na wala kang respiratory problem at ikaw din mismo alam mo na healthy ka, there's no need. Tapos yung N95, hindi din, mas kailangan po siya ng mga health professionals. Mm. So hindi mo kailangan magayon. Meron kasi ako niyan yung dati pa, hindi pa nauso. Meron lang kami niyan sa bahay. Mm. So ngayon, nagsuot ang kaninang umaga. Sabi na sa ako, mukhang tangay ko lang ka ganyan. Nurse ka ba? Palitan mo nga yan. Kasi pati yung N95, nagkakaubusan na. If para sa mga surgical lang naman yung kailangan. Hindi katulad ng nung may ash fall. Yun. Mm-hmm. Kailangan N95. Yung mga ganyan. Kasi may mga yung ash ay delikado. Pero kung yung ngayon with NCOV, okay na yung surgical. Yung N95, huwag po nating i-hoard. Kasi mas kailangan siya ng healthcare professionals. Yun. Correct. Hindi ka naman nurse, huwag kang ano dyan. Talaga asawa ko. Mukhang tanga. Ikaw lang ganyan sa Makati.
nakakaloka. Pero dito sa Makati, ang dami. Halos lahat ang mga nakakasalubo ko. Oo, lahat nakamask. Talaga. Parang, syempre nakakatakot din naman kasi talaga. Oh, better safe than sorry, di ba? Better safe than never. Naghahalo-halo na. We can never can tell. Oh, you never can tell, di ba? That's what friends are for, are for. Yun, totoo. Hindi mo naman din talaga masasabi. So, it's better. Although, may napanood nga ako na, ano, na ayan tayo palabas sa mga napapanood. Hindi kasi natin alam TV kung to, parang ang sabi doon, minsan kasi OOA din tayo mag-react. Dami din naman na gano'n. Sabi niya, tandaan natin yung transmission kasi is through physical contact. Diba? Kung halimbawa na ang may sakit ay nasa Cebu at taga-Alabang ka, huwag ka masyadong panik na panik. Mga gano'n, di ba? Hindi, wala namang problema doon. Eh. Siyempre, nagigets naman natin yun. Pero kasi, paano kung yung taga Cebu pumunta din ng Alabang? Hindi, I mean, di ba, kaya nga, di ba, natandaan mo, partner, yung nasa balita na, anong tawag doon? Yung contact, I forgot the term, na parang lahat ng yung pinaghinalaan na may NCOV, lahat ng nagkaroon siya ng contact with, yan, inimbestiga lahat. Kasi nga, kung halimbawa, lima sila, may limang lugar yan na pinuntahan. At yung limang lugar na yon, maraming tao. Yun. Ito naman. Yun yung possibility. Yun yung possibility. Kaya napapraningning yung mga tao. Tsaka yun, kasi hindi mo alam kung saan galing yung mga tao nakakasalubong mo. Ang dami po talaga mga tao, ang baboy. Sa baboy yun talaga sila eh. Yung mga hindi naguhugas ng kamay. Tsaka yung mga dumudura sa lababang hindi pinaflash. Trot, yung mga ganun. So kaya, maintindihan mo rin kung bakit yung mga tao nagkumahog sa mask or natakot ng husto. Hay nako. Basta yung better safe than sorry. Mabuti na rin yung nag-iingat alam tayo. Alam, tandang-tanda ko to, partner, kasi yung SARS dati, yun yung dahilan kung bakit sa simbahan namin, yun na yung start. Kasi nung nagsimba ko nito, sabi, pagpapaalala nung magko-communion na ang pag-take. Kasi ako never ako nag-take sa kamay. Laging tongue, laging sa bibig. So, ang paalala is ang pagtanggap po ng komunyon ay sa pamamagitan na po ng kamay. Tandang-tanda ko yun kasi nung SARS noon, bata pa tayo, mga bata pa tayo, nung Hong Kong nag-start yung partner, diba? Yun yung sa simbahan na hindi ko makakalimutan na parang doon nagsimula na hindi na hawak-hawak sa ama namin. Kasi nga ayaw na magkaroon ng physical contact. Tapos yun na nga yung ano, yung sa pagsubo. Tapos naulit na naman, history repeats itself. So ko, ay nakakalurky talaga yung mga eksena. Sana mamatay na yung mga virus na yan. Sana manahimik na sila. Tsaka ang prayer ko talaga, sana makakuha na ng cure. Yung mga dalubhasa na nag-aaral na mas lalo pa silang bigyan ng tamang pag-iisip, ng mas lalong katalinuhan, huwag silang antukin habang nagsasaliksik, yan, para mapuksana natin, kasi most important yung pagpuksa. Correct. Tsaka nagkakaroon pa ng discrimination, racism. Daming judgmental. Oh. May kaibigan nga ako eh. Oh, Chinese. Hindi Chinese, pero singkit siya. Wala naman lahing Chinese. Oh, diba? Nakasakay ng bus. Pinag-anuhan kagad. Humaching. Natakot lahat. Binigat niya talaga yung mata niya. Hindi siya ano. Oo, talaga nakatakot. Mulagang-mulaga siya. Kasi sabi niya ayaw niya mahusgahan siya. Ayun, nakita ko partner na meme. Ano, Chinese. Hindi, Chinese looking. Ganun din. Tapos nakamask, partner. Pero nilagyan niya, Pinoy ako. para hindi siya iwasan. Diba? Nagkakaroon ng discrimination, nagkakaroon niya, ng mga ganyan. May kaibigan din ako, ganun. Sabi ko, ba't mag-isa ka? Sabi ko, ganun. Umubo kasi ako. Tingnan mo. Ito mo na. Totoo yan. Hindi, kasi diba? Eh, umubo lang naman ito siya. Nagalisan yung mga tao sa paligid. Nagkakaroon tuloy ng pagja-judge na parang pag may ubo, agad-agad. Ano? Eh, paano kung sakto lang naman din kasi nagkaroon ka ng ordinary cough because a cough is ordinary eh. Di ba? Tapos nasa restaurant ako, nasambid lang ako, yung mga tao naglalayuan. Ano ka ba? Yung anak ko may ubo. Umubo sa simbahan. Hindi namin mawari kung paano namin tatakpan yung bibig. Kaya katikati na nalalamuhan niya. Eh kasi ayaw din naman namin yung tingnan na masama, layuan, yung mga ganun. Pero kasi, it will be, because of what's happening, it will be a natural reaction eh. Kumbaga, diba? Nagiging ano, judgmental tuloy yung mga tao. Eh, yun nga, better sorry than never. Diba?
Pero sa bahay, magandang tactic din yun, no? Kung gusto mong mapag-isa, umubo ka. Yan, diba? Kung gusto mong ano, makapag-isip-isip at lumayo sa ingay ng paligid, yan, diba? Yan. Ubo ka ng ubo. Sure ako, walang lalapit sa'yo. Oh, ingat po tayo. Ingat po tayo sa mga ano, sa mga nangyayari sa paligid. Mm-hmm. Diba? Maging mapagmatyag. Correct. Diba? Maging malinis. Mm-hmm. Sa pangangatawan. Correct. Yeah. Protektahan ang ating kapaligiran. Ulit-ulitin natin yan para protektahan din ang ating sarili. Mm-hmm. O maprotektahan din ang ating sarili. Correct. Kaya go-go-go lang tayo mga kabisyo. Ha? Basta ang important issues, alam po natin yung mga safety guidelines, di ba? Correct. Huwag tayong baboy-baboy sa katawan. Huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Tama. Siguraduhin mo lang na yung mga babasahin mo ng mga news ay talagang sa mga legit na sources. Correct. Ganyan. At hindi dun sa chismosa mong kapitbahay. Chismosa mong ka-FB. Tama. Eh. Wag share ng share na maling information. Mm. It's not helpful for you and it's not helpful for others. Nalala ko nung commute ako nung nakarang Biyernes. Coding ako nun. So nag-bus ako. Hatching-hatching talaga akong katikati ng ilong ko. Hindi ko magawa. Hinga ako ng hinga ng malalim. Yung parang bigla ka tuloy nakakagawa ng mga bagay na hindi mo nagagawa. Isipin niyo po mga kabisyo, nalunok niya po yung atching niya. Paano nagawa ni Super yun? Ang tawag dyan, adrenaline rush. Oh. Sa times of emergency, yan, di ba? Nagawa ng katawan niya. Isipin mo yun, yung di ka makabahing. Totoo. E paano kung halimbawa, bahing is life? May mga ganun eh. Yung talagang... Ang natin sinun na, nakasagit na kasi ako. Ang sakit sa ulo. Standing ako. Ang sakit sa ulo mo, partner. Hinga ko ng hinga ng malalim kasi talaga mahusgahan ka pag humatching ka bigla eh. Tama. Hmm. Eh, wala. Eh, sabi nila may tama doon pag gatching. Ano dapat? Watching ka sa katabi mo. Hindi, umatching ka sa ano? Sa loob ng ng damit mo. Tsaka pag uubo ka sa loob ng siko mo. Ay, talaga? Paano yun? Parang ganito yung... Diba siko? Oo. Hindi, sa loob. Parang tanga ka na. Ano, acrobat? Sabi... Sa inside of your siko. Umatching ka sa siko mo. Hindi, umatching ka sa loob ng siko. Inside of your elbow. Okay. How do you, ano, yun. Ganon. Tingnak. Pwede na. Pwede ka na sa demo. Ganon. Yun daw yung proper way. Oo, tama yun. Huwag kang ha-hatching sa katabi mo. Huwag kang ha-hatching sa kaharap mo. Mm-mm. Hatchingan mo yung katawan mo. Oo, sa loob ng damit mo. Yan, ganon. O, pwede. Pangan, baboy nga lang. No, basang-basa. Sa may bra mo, basang-basa. Kaka-hatching mo. Pero at least hindi ka ng contamin. Naalala ko din dati. May sipon ako. Hatching na hatching ako. Pag-hatching ko, wala yung sipon ko. Sabi ko, nawala yung sipon. Siguro, nasing ako. Yung pala. Saan napunta? Sa damit ko pala. Di ko. Naglalakad ako, may sipon sa damit ko. At nangyari po yung kay Chuper, 40 years old na siya. Akala ko nasing ako somewhere. Huwag kang maniniwala. Yung parang akala mo yung nangungulangot ka, tapos akala mo yung kulangot mo natanggal na for some reason. Nandyan yan somewhere. Minsan traitor din sila eh. Akala mo wala na pero nandyan pala. O siya kabisyo, ingat-ingat po tayo. Okay, mali ako po si Nicole Ala. At ako naman si Cambio, kayong Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang program... Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila is a feel good! Lunes! Hi, partner! Hi, partner! Nako, ilang buwan na lang mga kaibigan. Ano? Teka lang, naiilang ako sa mukha ako. Nagpa-ano ka ng warts, no? Hindi. Tuturuan ko po kayo na anong ginawa mo? Huwag po kayo magpiprito ng tilapia. Na masyado malapit yung mukha po ninyo. Matatalsik ka po. Alam mo, partner. Ganito po yung mangyayari. Hindi ko naman napansin nung una. Kaya
na-realize ko hindi kinaya ng ilaw. Ay, alam mo partner, ako magpapatanggal ako ng warts. Kaya lang, natatakot akong baka hindi rin kaya ng ilaw. Kaya dapat i-schedule ko siya ng mga Friday, wala akong ganap. Holy ganun. Week, gano'n. Oo, mga ganyan. Ano, mga bakasyon ng mahaba. Pero kaya, parang hindi naman warts yan, pinatanggal mo dyan. Talsika naman tingas. Nagprito kasi ako, dami ko pinarito seryoso hapon. Seryoso ba? Oo. Tanga-tanga nito, mag-43 na. Ako nga tong hindi masyado magaling magluto eh. Sa ating between the two of us partner ha. Ikaw yung maalam sa pagluluto, ikaw pa tong natalsikan. Pero sa bagay, kung di mo naman sinabi, hindi naman namin halata. Kasi dati na naman yung mga butas na yan. Para lang silang nakulayan. Hindi kasi inamoy ko yung kahapong niluluto kong ano, tilapia. Oh, inamoy ko, ng rekta. Sabi ko, may panis na kaya? Oh. Parang ganun. So, habang nagpiprito ako. Tama ba yun? Okay alam mo na, ninebis ako para sa ano sa kasal mo sa January. Pili ko, hindi ko ready. Ay, hindi. Aminin ko na yung totoo. Yan, ano na naman yung katotohanan. Nagpatuwa kasi ako ng mga manok kahapon. Ayan. Ayan na nga ba yung sinasabi natin. Alam mo, ginawa mo na yan dati nung lasing ka. Hindi ko maintindihan, but inulit mo na naman. Naglagay po siya ng PIDS. PIDS, letter P. Naglagay po siya ng feed sa ano sa mukha. Doon niya po pinatuka sa manok. Hindi naman. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Kasi di ba sinasabon yung... Kinalat mo na maigi. Parang mask, hindi sinasadya. Huwag mo ko niloloko. Kilala kita. Pero ang pinakabongga talaga dito, partner, hindi kinaya ng ilaw. Oo nga. Sabi ko, baka madadaya na ng ilaw to. Oo, buti na lang may mask. Oo, pwede din, pwede din. Bawal pa nga daw siyang i-expose. Bawal nga yung maarawan. Ay, amin, may bulutong talaga ano ako. Ano ba talaga? Kasi pwede rin siyang sabihin bulutong today. Oo nga, pero hindi na, partner, kasi halata namang may nabulutong ka na dati. May bakas na ng nakaraan. May bakas na ng nakaraan, so huwag mo kami niloloko. Yan. Nakaka-lurks ka. O ayun na, edi mabuti naman yan kung ginagawa mo talaga ang ways and means para pagdating ng January sa kasal mo, partner, ang kinis mo na. Parang, huh, siya ba yun? Yan. Ang kinis na niya. Ganun, di ba? Eh, at ganun yun. Kapag halimbawa, you have to prepare for something. Yan, di ba? Dapat hindi ito yung biglaan. So, for example, meron ka importanteng event na attendan or ikaw mismo yung bida dun sa event. Hindi yung 2 weeks before, saka pa lang magda-diet, di ba? Oh, yes. O kaya hindi 2 weeks before, saka ka pa lang magpapakinis, magpapakuskos, magpapaderma. Naku, derma, asa sunog din yung mukha mo. Sunog yung ano, hindi kakayanin ng airbrush makeup. Hindi rin kakayanin ng lahat ng ilaw, baka madimanda mo sila. So kailangan... Kaya mahirapan yung mag-i-edit. Yan, di ba? Magagalit sila sa'yo. Truly. Ang editing fee na ako magdodoble. Kaya dapat tama yan, partner. Nag-uumpisa. Yan yung mga perfect example. Oo. Di ba? Mas excited pa nga si Dr. Toledo. Sabi niya, ito yung gagawin ko sa'yo. Ayan na, di ba? Ayusin mo yung pag-ano kasi baka mamaya nakakahiya naman sabihin mo, nagpatalsik ka na. Baka maniwala na naman yung lahat. Alam mo yung iba pa naman, naniniwala talaga ng husto. De, pero very good yan. And it's ano, it's a really a good thing, Kabisyo, if you prepare in advance. Yes. So again, kung halimbawa gusto mo mag-fit doon sa gusto mong damit, 'di ba? Tapos ang event ay January, February, o kaya kahit sa December, 'di ba? Mag-uumpisa ka na ngayon. Uy, totoo it 'yun. It takes time, lalong-lalo na kapag halimbawa ganyan yung mukha, it takes time. Hindi, pero totoo. Sabi nyo, hindi nito kaya ng mga, ano, yung mga proseso. Mabilisan, di ba? Yung mga overnight, parang no downtime, hindi. Oo, kailangan talaga ng ano to, matinding. Oo, tinapat na ako eh. Yan. Sabi niya, kailangan mo talagang pagdaanan to. Oo, correct. Matinding pag-aaral, matinding siyensya at dasal. Ganun. All three combined. Aral, siyensya, dasal. Hindi, apat sila. Ay, ano pa yung pang-apat? Himala. Himala. Kaya nga, dasal. Miracle. Oh, ganun. Oh, paghandaan yan. Kung ano man po yan, di ba? It's important na paghandaan nyo po yun. Di ba? Oh, good luck po dun sa lahat ng mga maghahanda. Speaking of paghahanda, alam mo, meron tayo isang tambalanisa. Ito yung question. Ito, pinili ko talaga to for today, partner. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa nyo po ako very recent lang. Uy. I discovered you first on podcast and then I found out na meron kayong radio show. Mm-hmm. Anyways, alam ko mapipili niyo po itong message ko kasi sasabihin ko po na ako po ay nakaluluwag-luwag. Grabe ka naman sa amin. Ayan talaga. Teka, may sasabla kasi akong bahay. Tumatanggap ka ba ng titulo? Ako part, ayoko munang titulo agad. ATM, okay lang ba?
Ba't ganun, may nagsasala ng ATM, no? Uy, oh, diba, may mga lumalapit sa atin. Meron talaga. Kasi yung ano yun ko sa'yo muna. Correct. Ganun, sanla. May ganun pala. Kasi syempre kapag kalimbawa, talagang very ano ka na, yung desperate. Yan, oh, diba? Oh. Desperate times calls for desperate measures. Mm-mm. So yung isa pa nga, nanggulat ako, partner, hindi ATM yung in-offer. Anong in-offer? Sabi niya, marami ng points to sa advantage card. Sabi niya nakakaloka. Binenda sa isinang oh, lading. Kasi daw marami na daw points. Sa bagay, in fairness nga naman. Ganun. Pero hindi nyo na ako manilin lang. Diba? So anyways, ako po ay nakaluluwag-luwag. Natatawa ko thinking na pipiliin nyo talaga to because of what I just said. Yan. I'm sure natatawa na siya alam ngayon. Alam mo na ha. Kilala mo na kami. Yan. So anyways, ito po yung gusto ko pong itanong sa tambalan na I discovered recently, where have I been for the past 18 years. Ayan. Totoo, where have you been? Mm-hmm. Sabi niya, hindi naman po ako bata. Ako po ay ka-age niyo po. Grabe ka naman. Bastos to eh. May pagkabastos eh. Pinuri ka, tapos pinaligoy-ligoy pa eh. Oo, ina-apertat ka rin doon sa dulo eh. Pambihira. Anyways, dahil nga ang family ay nakaluluwag-luwag, minsan ang hirap isipin kung anong ireregalo sa mga magulang kapag ka-Christmas. So ngayon pa lang, gusto ko na mag-isip, ano kaya ang pwede for my dad who can buy anything and everything? Help me naman po tambalan, baka meron kayong tips dyan. Ayun. Okay. So ang sinasabi nitong nakaluluwag, naka-LL nating tambalanista na ite, na hindi dapat yung mga usual na kaya naman bilhin. Diba? Kung nakaluluwag-luwag, kahit ano pwedeng bilhin eh, diba? Mm-hmm. So ano yung mga ano yung pwedeng iregalo? Kami, regalo mo kami. Pwede. Oo. Kasi mahal kami. Kaya nga. Oo, pwede. Oo, yun. Pwede. Oo, serbisyong ibibigay namin sa ano, sa tatay mo. Ay, pero ano bang gusto iklaro niya? Mo. Oo, massage? Ano. Yan. Klaro mo. Kasi oo, baka mamaya, alam mo naman kami ni partner, if the price is right, gagawin lahat. Sarap. Alam mo ang take ko lagi diyan kapag kaganyan yung tanong, yung anong bibilin mo sa isang tao na pwede niya nang bilhin ng kahit ano. Mm-hmm. Akala una sa lahat, akala mo lang kahit niya bilhin ng kahit ano. Mm-hmm. 'Di ba? Pero sa totoo lang, kung if you know your dad truly, alam mo na may mga bagay yan na gustong gusto na minsan hindi na niya binibili kahit gusto niya. Mm-mm. Alam mo yun, may mga ganun eh. O kaya, all you have to do is to add up to the collection. Kasi yun nga, he can buy anything. So, ibig sabihin, feeling ko ha, it doesn't matter what you give him. Kasi kaya niya na eh. Ibig sabihin yung hindi yung parang sa regalo na kasalala yung ikagaganda ng ano niya, ng mga gamit. Hindi eh. Pag nabibili mo na kahit ano, hindi mo kailangan ng ibang tao to buy it for you. Kasi ikaw mismo, kaya mo na siyang bilhin. Tama. Diba? Ang tanong ko sa iyo, yung daddy mo ba nag-headband? Kasi yung soul ko ngayon binibenta ko na eh. Dumating na yung stocks ko. Nako, na-excite ako. Magpa-reserve na kayo. I only have 30 pieces of different types of iba-ibang headband. So, baka gusto ng daddy mo. Ang tawag dito, supporting a small business. Oh, malay mo, di ba maisipan niya bigla? Kaya nga, di ba? Mag-headband nga ako bukas. Yan. O kaya sa birthday ko. Sa tingin ko, kahit hindi naman siya mag-headband kasi munta nga naman yun. Di ba? Bibigay mo sa kanya, sabi mo, mahal mo yung tambalan. So, ito yung paraan mo mag-support. Ganyan. Di ba? Pwede. Pero kung gusto ng daddy mo mag-headband, patry niya to. Bago to. PM lang. Charot. Di ba? So, gets mo, partner, parang kapag yun nga, yung kaya mong bilhin, yung mga bagay-bagay, hindi mo kailangan ng ibang tao. Mm-hmm. So feeling ko, it doesn't really matter what you give. Pero siguraduhin mo lang na i-give mo yung gusto niya. So kunyari, yung tatay mo ay mahilig sa golf balls. Mm-hmm. Ewan ko, yung siguro yung mga sa mayayaman. Hindi ko alam. Sa mga mayayaman, di ba? Yung mga ganyan or whatever, di ba? Yun yung ibibigay mo. Di ba? Idadagdag ka lang sa collection. Ang i-effortan mo lang, you make sure na hindi maulit. So, ibig sabihin, tingnan mo yung collection, ano yung wala pa siya. Kasi hindi mo pwedeng sabihin nandiyan nasa kanya na lahat eh. Kasi ang tao, hindi naman nauubos yung gusto. Hindi ba't yes. Meron ka na gusto na cellphone, nung may lumabas na bagong version, gusto mo na yung bago? Diba? Tama. Diba? Ganun yun eh. So, hindi mo naman masasabing he has everything. Kasi correct. He doesn't have us. Hindi niya kami makukuha. Unless...
bayaran kami. Yes. Total naman, nakaluluwag-luwag ang family. Sige na. O kaya, di ba may ganun? May ganun pwedeng regalo ang tao. Pwede. Halimbawa, pwede, o yung serbisyo ng tao. Yes, oo, true. Di ba, halimbawa, may mga events tayo na pag-hostan partner na parang surprise dun sa birthday celebrator. For example, o kaya sa ano, sa newlyweds, yung favorite nilang artist, favorite nilang singer. Yan. Diba? So, regalo yung serbisyo nila. Pwedeng ganun. Pwede. O kaya meron kami din. Minsan nangyari sa amin, kami yung surprise na host. Correct. Hindi correct. Alam ng celebrator na, ay, sino mag-host ng program ng birthday ko? Basta. Oo, basta gulat sila, kami yun. Correct. So, ang sabi ng birthday celebrator, bakit sila? Oo, ba't ko kinuha yan? Ang lakas kumain ng mga yan eh. So na-surprise sila doon. Oo, ganyan. De, pero totoo, di ba? Sir, yung sinasabi natin, hindi niya pa, hindi, dali lang. Tanggalin ko lang ito, nakaharang sa bibig ko. Di ba? He doesn't have it all. Yun. So, I'm sure, because you know him, you know that meron siyang mga bagay na gusto pa. Yes. Or dagdagan mo lang yung mga dati niyang collection. Or, ang isang lagi ko sinasabi, if you can't, you know, just give something to somebody, lalong-lalo na kung alam mo naman kaya niyang bilhin yun, o kaya hindi budgeted ka rin, yung mga ganyan, give him something that is personalized. Para sa akin, napakahalaga yung mga personalized na mga bagay-bagay. Yung hindi nila maisip na bilhin para sa sarili nila. At ang dami-dami ng mga small businesses na yan yung kanilang, ano, yan yung kanilang binibenta, o yan yung nilang negosyo, di ba? At patok na business 'yun, ha, yung pag-customize na marami mga mga gift items. Tama. Di ba? So pwede mong i-consider 'yon. Mm-hmm. Ako naman naniniwala ako na minsan may impression lang natin 'yun eh. 'Di ba sa mga mayayaman, sa mga sikat na tao na parang minsan mahihiya tayong magbigay kasi nga iniisip natin ang impression natin, meron na sila noon or ang impression natin baka hindi nila magustuhan yung ibibigay natin. Correct. Kasi iniisip natin dapat mahal, dapat imported, dapat mataas yung value. Yan. Pero alam niyo ba, may mga taong kahit mayaman sila, kahit sobrang sikat nila, kahit sobrang makapangyarihan sila, may ilan akong mga kaibigan na binigyan ko lang ng gourmet to you partner. Sobrang nilang na-appreciate. Free pa yun kasi galing sa tambalanista na. Ni-recycle pa. Ano ba yan? Binubuko mo naman ako. Ay, sorry. Sorry na. Nag-recycle na regalo. Huwag kayong plastic, nag-recycle tayo na regalo. Diba? Na parang nung una isipin mo, teka, anong bibigay ko? Mamahaling belt ba? Mamahaling pabango? Pero meron na nga siya noon. So, ang binigay ko, bahala na to, gourmet tuyo. Isa ako sa mga tinext niyan na sinabing ito yung isa sa mga regalong na appreciate ko. Correct. So, sino mag-aakala, no? Diba? Tapos, ito nang kami kasunod na kwento dyan. Yan. Sabi niya, saan mo to nabili? Yan. Hindi nasabi ni Chuper kasi bigay lang. Hindi niya na tinagot. Hindi niya na sinagot. Sabi, ano na, the subscriber cannot be reached si Chuper. No reply na. No reply. Scene zone. Nakaka-lurks. Hindi, diba? Pero tama yun. Correct. Kasi nga, partner, diba, like what you've said and what we've said, hindi, wala pa siya nun lahat. Yes. Oo, wala pa siya nun lahat. And if you truly know the person, alam mo kung ano, what makes that person happy. Totoo, diba? Yun. Ganun. Diba, may mga kwento tayo, diba, sa mga celebrities, normally, diba, ano kayong iriregalo natin? Diba, kasi parang nakakahiya magbigay ka ng ganito, na mumurahin lang, or kung ano man. Yung may kakilala ko, ang ginawa lang niya, si Kajo Celebrity, ang ginawa niya lang, pinagluto lang ng kare-kare. O, diba? Diba? At sobrang happy yung taong yun na pinagbigyan. Maganda yung ano, maganda food. Oo, okay, okay din yung food. Oo, paborito. Totoo. Ayan na, pwedeng service. Yan. Yes. Kung nakaluluwag-luwag at kaya mong i-avail ang service of his favorite singer, whatever, ganyan, pwede yun, diba? Correct. Kung hindi service, ano yung sabi natin? Food. Yes. Yan, food, kasi you can never go wrong with food. Yes. Diba? O kaya add something to his collection. Alam mo naman kung anong hilig, silipin mo lang kung ano yung wala pa siya, dagdagan mo yun. Tama. O di naman kaya something personalized. Yes, customized items. Correct, diba? Pwede. Halimbawa, picture ng mga apo na itong gustong-gusto ko, partner, yung una na mahaba, yung body pillow, tapos ang punda niya, pictures ng mga, let's say, mga apo, the whole family. I think that will be appreciated kung medyo sentimental na tao. O kahit feeling mo hindi sentimental, feeling ko, you can never go wrong with yung mga ganang klaseng mga items. Totoo. Halimbawa, di ba yung may nagbigay sa atin, ay, wait lang, pang lima, ano, headband, don't forget.
Yung suot ko ngayon, up for sale. Yan. Yeah, oh, no. Tingnan mo, parang sagana sa fertilizer yung bulaklak. Diba? Diba? Buhay na buhay, dilig na dilig. Ito po ang bulaklak ni Nicole na hindi tigang. Dilig na dilig siya. Tayong tayo. Namumukadkad. Namumukadkad. Diba? Ang pula-pula. Ang sigla-sigla ng halaman. Yes, ang saya talaga na diligan. Ganun. O, tapos, ano yung nagtanggap natin recently? Oo, yung diba, sinasabi halimbawa mo? Si Audrey, diba, mm-hmm. ang sipag magbigay ng regalo. Ah, yes. At may mga, ano, may mga tambalanisa tayo or may mga kaibigan tayo. Kunyari, meron tayong celebration. For example, mm-hmm. ano kayang bibigay kay Nicole? Ano kayang bibigay kay Chris? Yeah. Diba? Pero may tambalanisa na ano, madiskarte. Ang ginawa niya lang, yung picture frame ba tawag sa ganun? 3D ano? 3D parang picture frame. Oo, 3D frame. Oo, tapos LED. Ganun lang kasimple. Eh, hindi naman siya kamahalan. Ha? Pero grabe ka, sobrang namin mahal daw yun. Ay, mahal ba yun? Grabe ka. Oh, pero sobrang naming na-appreciate totoo yun. Totoo yun. Appreciate talaga namin. Naka-display na siya. Yes. Oo, personalized. Yun. Totoo. Yeah, yun yung, ano, yun yung sinasabi natin. Tsaka, ano, hindi talaga, totoo yung sinabi ni Parter, it's just an impression. Correct. Na mahirap regaluhan pero hindi. Huwag ka, speaking of Audrey of Tugigaraw, kaka-message na lang, paparating na sa atin. Yung, angalin. Yung ano, yung meron siya, di ba, nagtanong siya ng size ng paa. Oo. Oh, so meron tayong paparating na mga slippers. Di ba? At yung slippers na yun maganda. So, alam mo yun, kahit naisipin mo na parang, eh may slippers na to, hindi. Wala pa po kami slippers. Oh. Malay mo yung parang tatay mo, okay? Oh. Doon sa nag-PM. Malay mo, di ba, parang, eh kaya naman ng tatay ko bumili ng chinelas eh. Pero mm-mm. sa totoo lang, di ba, tingnan mo yung chinelas. Mm-mm. Baka sobrang favorite niya, gasgas na. Di ba, it's about time palitan. Hindi niya lang pinapalitan kasi komportable, ganun. Pero pwede kang bumili ng mas bagong version nun. Di ba, yung mga ganun. Kaya huwag mong iisipin na hindi mo siya kayang regaluhan kasi kaya mo. O ngayon, ang tanong, dahil ang dami na naming suggestions, papaano naman kami? Kanina sa unang parte ng tambalan. Ang lagay, ikaw lang makikinabang ngayong araw ng Lunes. Ito, partner, ha? Dapat kami din. Ay, ito na nga sinasabi natin. Unang parte ng tambalan, pinansin natin yung pagpapakinis mo, partner. Diba? Yung mga bakas ng... Nang nakaraan ay dapat nang kalimutan sa pamamagitan ng siyensya. Yan. By the way, maraming salamat sa Toledo Medical Group or Toledo Medical Clinic. Yan, diba? Kay Dr. Toledo, thank you. Good morning. Oh. Ayan. So, yung ganyang klaseng eksena, inumpisahan natin sa ganyan. Sinabi natin, kaya ginagawa ni Chuper ito kasi naghahanda siya for his wedding on January. So, kaya lang namin, alam mo, segue ito para sa'yo. Na ngayon palang isipan mo na din kami. Tagal pa naman ng December. Oo. Hindi naman namin sinasabi na sa birthday ko sa November, agad-agad. Kahit isahin mo na lang yung gift. Kahit pwede, ang Pasko pwede, na. Pwede. Yan ang maganda. Oh, yan ang pinakamagandang conclusion sa usapan na ite. Kasi dapat quits. Yan. Hindi pwedeng ikaw lagi na ikinabang. Kaya nga, wala nang libre ngayon. Kung ikaw ay ano, bagong tambalanista, pues alam na mga lumang tambalanista na may bayad ng advice namin. Charot! Hindi, joke lang. Well, good luck ha sa paghahanap ng perfect gift. It's so nice to know that ikaw bilang nga anak, eh, ngayon pala natataranta ka na anong bibigay mo sa iyong mga magulang. Yan yung ano, dream ko yan, partner, eh, na sana mapalaki ko na maayos yung mga anak ko. Tapos sila yung mga tipong matatarantang isipan ako ng regalo, ganyan. Diba? Kasi magandang ano yun, eh, magandang indikasyon na napalaki mo ng maayos ang iyong mga anak. Diba? Kasi they care enough to think, ano kaya yung magpapasaya sa kanya. And speaking of partner, batiin ko lang ng bonggacious na happy birthday! Ang aking pinakamamahal na nanay. Oy! She's 70 years old today. Mama Franz Gaite. Happy birthday, Mama. Oy! Love you. Happy birthday, Mami Franz. Hindi ka mukhang 70, Mami Franz, ha? Diba? Mukhang 59. Kaya nga. In fairness, happy birthday sa aking napakabait na mudra, Kel. Sabi nga ni Tanya Chinita kanina, tinanong niya, yung mama mo, sabi niya, parang napaka-soft-spoken. Oh, sasabihin ko sana, sobrang hinhin. Kabaliktaran mo, kaya nga. No? Ang tinanong talaga ni Tanya, kanino mo naman yung personalidad mo? Sabi ko, sobrang malumanay magsalita. Oo, malumanay. Parang hindi mo maririnig na sumigaw minsan. Oo, nagalit lang yan sa akin, partner, na hindi ko makakalimutan one time. Nakwento ko yun sa podcast, hanapin ninyo.
Hanapin ninyo sa podcast, 'di ba? But anyway, pero hindi mo talaga 'yan ano, hindi mo 'yan na makikitaan ng yung sisigaw, yung Yan yung literal, hindi rin siya sumisigaw maski nung mga bata kami, partner, kasi siya yung literal na makuha sa tingin. Okay. Meron siyang ano, meron siyang tingin, partner, na sobrang sharp na alam mo kagad na may mali kang ginawa, ganun. Pero hindi siya yung matatakot ka na kaagad, no? Oo, ganun. Pero hanggang mga ganun lang, mga tingin-tingin lang na ganun, pero ang lumanay talaga. So, minsan nag-iisip din talaga ako, baka nga ampun ako. Charot! Kanino? Oh, hindi kanino ko, nagmana? Hindi ko sure. Talaga, ang pagiging madaldal ayun mo. Ayun na nga, yun yung tinanong ni Tanya. Sabi niya, kanino mo naman yung personality mo? So, I guess sa tatay ko talaga, partner. Kasi yung tatay ko, nung kasagsagan ng kanyang manginginom days, partner, nung siya ay seaman pa, talagang kapag may pilay na dumadaan, ginagaya niya, dautera ng taon. Ganun yung tatay ko, partner. So, sabi ko, dautera ng taon, joker ng dekada. Ganun yung tatay ko. So, feel ko sa tatay ko, di ba? Pero anyways, today is my mom's birthday. Happy birthday sa iyo, mama. I love you so much. So, ano ang regalo mo? Yun yung pinag-uusapan na natin. Ito na nga. Dito na tayo papunta, alam partner. Alam na ba niya? Ito na nga, partner. Ayan na, mami, sino, makinig ka, mama, makinig ha? Makinig ka mabuti. Sino sa mga anak mo ang kayang batiin ka sa radyo? Hindi ba't ako lang? Sino sa mga anak mo? Sa apat na anak mo. Sabi na nanay mo, pambihira. Ang kaya kang batiin ng bonggang-bongga ng ilang minuto ngayong birthday mo. Sino? Oo. Pag nasagot mo yung tanong na yun, alam mo na ang regalo ko. Happy birthday, I love you. Ayan. Bibili daw po kayo mamaya ng isang set ng ano, jewelry set. Ay nako, hindi nag-jewelry yung buti na lang. So this time, iba naman, diba? Ay hindi rin, okay. Huwag na natin ibahin. Huwag na natin nga paguhin yung nakaraan. Trip to ano? Trip to Jerusalem. Ayan, go tayo dyan. Ilang shares ba? Magsawa ka. 50 monoblock ikuta natin hanggang mapagod ka. Happy birthday, mama. I love you. Happy Ayan. Birthday. At sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday today, enjoy your special day. Lagi niyong tatandaan, kapag kayo po ay nag-age, di ba? It is always a privilege. It is always a blessing, di ba? Sabi nga sa kanya nung nag-celebrate din siya advance sa Danielita sa home kitchen, partner. Hello, kay Jay, temporal kay Mama, Ma'am Lala. Napakaganda dyan, partner. Sana makarating ka dyan. Yung sa saan ba ito? Mapuntahan Agapita mamaya. Agapita Road sa Los Baños, Laguna. Ah, yes, ayan, yes. So, sabi nga sa kanya ni nung manager na si Jason, sabi niya, kapag ka naabot ko yung edad na yan, sobrang bonus pa. Ang laging regalo sa amin ng mami ko, partner, ay ano, yung kanyang result ng kanyang mga examination na wala siyang sakit. Ah, yes. Wala siyang kailangan ng maintenance medicine na siya kala ay malakas. Kala ko entrance exam, eh. Mag-aaral pa na. Gusto ba mag-MBA at 70? Huwag na nating baguhin ang ano, ang nakasanayang hindi na nag-aaral. O yun, di ba? So, she's in very good health and that's an extreme blessing. Yes, yan. Totoo yun. So, kung ikaw kabisyo, nagsiselebrate ka din ng birthday, mas lagpas pa sa 70, di ba? Tapos iniisip mo, ay naku, ang tanda ko na ang dami ng mga kulubot sa akin, ang daming bagsak sa akin. I-lift up mo ang sarili mo at sabihin mong blessing ang umedad pa ng ganyan. Tama. Diba? Mga kabisyo, sa lahat ng mga tambalanisa na nakatutok, tuloy-tuloy yung ating Facebook Live. Abangan po ang ating Fanscan. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay na mariba. Yun! Hey! Tambala na! Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Kumusta naman po ang inyong Christmas parties? Oy, sinong nanalo sa grupo ninyo, sa opisina ninyo? Yan, China Oil. Ay, sino nagpauso ng China Oil? Sana all. Sana all. China all. Ngayon, sana all.
Anyhow, sana all nanalo ng matitinding mga papremyo. Sana all bongga yung party, no? Oo nga. Pero may mga iba partner, no, na instead of having a party, yung company mismo nila, they opted to have a simple gift giving. Totoo yan. Yeah. Okay naman yun. Pero hindi mo rin naman pwedeng husga ng isang kumpanya kung mas gusto niyang mag-celebrate. Correct. As opposed to having an outreach program. Diba? Mm. So, kanya-kanya talaga yan. Diba? Kasi minsan niya, yung mga, ako naniniwala kasi ako partner that it's also important na to take care of your, ano yung English na partner? Yung bakuran. Anong English yung bakuran? Take care of your fans. Mali ka naman, ang bagal mo naman. Take care of your fans. Hindi ba garage? Pwede din, rin. Na, mahalagang pangalagaan mo din kung sino yung nasa bakuran mo. Yan. Diba? Kasi halimbawa, yan ang meron yan. Ako, get some partner. Halimbawa partner, meron akong kakilala na yung organization nila o yung ano nila, yung company nila, very fond of ano, of giving sa mga less fortunate, mga ganun. Ano nila yon, part ng kanilang CSR. Yan, okay. Diba? CSR. Hindi lang pag Pasko partner. Basta parang, in a year, may ilan silang mga activities para sa less fortunate. May mga advocacy sila. Meron, ganyan. Oo. Part nga ng kanilang CSR, yon, Corporate Social Responsibility. So, pero meron siyang isang empleyado na hindi naman nagreklamo, pero nagtanong. Parang sinabi sa kanya, dun sa isa sa mga managers, sinabi dun sa pinaka-big boss, na ang sabi niya is, baka lang hindi alam ni sir na sa mismong kumpanya niya, maraming mga hirap. Hikahos din. Maraming mga hindi rin na ano, pinaproblema isang tukahin, din. Corrected by, pinaproblema din yung pamasahe, yung mga ganyan. Tama. Diba? So, yun yung ano, yun yung sinabi niya. At nakarating dun sa boss. Big boss. Tapos yung big boss nag-isip, oo nga no, hindi naman sa wala ka nang pakialam sa outside world, kundi syempre yan, ito yung sinasabi ko partner, na alagaan mo kung ano yung nasa sarili mong bakuran. Tama. Tingnan mo muna kung ano yung pwede ayusin muna nung mas malapit sa'yo. Correct. Bago ka lumayo. Yes. And so, ang laging nangyayari partner, dati kasi ang Christmas party nila parang mema-mema lang, kainan, ganyan. Tapos, mag-exchange gift, tapos sila-sila din, sugasos din nila. Parang wala masyadong paraffol, mga kung anok-anok lang. Ginandahan na niya. For this year, ginandahan niya na. Kasi nga, gusto mong give back din sa mga sarili mong empleyado. Kaya, wala lang, ang bawat tao talaga may kanya-kanyang kwento, ang bawat kumpanya, organisasyon may kanya-kanyang kwento. Hindi mo pwedeng i-judge ang isang kumpanya na bakit sila ganyan. Oo. Ay, samantalang gano'n. Actually. Hindi nyo naman pera yung ginagastos doon. Actually. Diba? Parang, well, typical sa ating mga tao, gano'n eh. Diba minsan nga sinasabi natin, bakit ganyan siya magpa-celebrate? Bawa naman sa utang. Kaya nga, diba? Totoo yan. Pero pakilam nyo. Gusto nilang bawa sila sa utang. Bakit ba? Ang importante, masaya sila sa birthday nila. Hindi, tsaka, diba? kung man baon siya sa utang, problema niya na yun kung paano niya babayaran. Pati alam mo, diba? Ang mahalaga sa kanila is, siguro yung mga taong yan yung mga, ang important sa kanila is the present. Hindi na nila pinaproblema yung future. Kasi mamaya mo niyan wala na future. Hindi na makapag-celebrate ever. Alam mo, last celebration niya na pala yun. Di, syempre, tinodo niya na, diba? Wala lang, parang minsan talaga ang mga tao sobrang daming opinion. Parang ito lang, kaka-post ko lang recently partner. Diba nagkaroon kami ng garage sale. Diba matagal na ko nang kinikwento sa ere to partner na gustong-gusto kong magkaroon ng oras na na mag-sort out ng mga gamit, mag-declutter ng mga gamit. Tapos kaya ang hilig naman ito ni partner sa mga abubot. So, ang malamang, hilig sa abubot eh. Ito yung first garage sale si mo. Ever, diba? Naming pamilya. So isipin mo, simula po yung mga damit ng grade 4. Grade 2 partner. Grade 2 na mga end of December. Specific na shadow. Diba? So matagal naipon, na. Naipon, hindi partner, hindi grade 2. Simula nung bago
ako magkaroon ng anak. Okay. So isipin mo yung katawan ko bago ako mabuntis kay Princess, 114 pounds, extra small. So ilang years ago na yun, partner, na nakalipas, 6 years ago. So may mga, hindi lang ako yan, I'm sure ikaw din, Kabisyo, may mga damit ka na 6 years na hindi mo na nagagamit. Yung umaasa ka pang papayat ko. Kasi hindi naman nangyayari, di ba? Tsaka yung madamit na yun, wala na din sa uso. Wala. Tsaka yung mga leather shoes na yan, hindi mo na pwedeng isa. Bakbak na yan. Hindi, tsaka higit sa lahat, huwag mo nang isiping papayat ka pa ng gano'ng kapayat. Di ba? Kasi kung papayat ka ng gano'ng kapayat 6 years ago, sana pumayat ka na. E bakit lumagpas pa yung umanim na taon na, hindi ka pa pumapayat. So ibig sabihin, yung mga damit na yan, meant to be for other people. So pwede mong ipamigay, pwede mong iukay, pwede mong i-garage sale. So finally, nagkaroon ako ng moment, partner. Hindi pa din tapos, parang feeling ko may part 2 kasi successful yung part 1. So, masaya-masaya kami, yung mommy ko, partner. Sobrang maligaya siya kasi siya talaga yung nag-volunteer. Siyempre, siya mag-uwi nung pera. Hindi, tsaka siya gusto niya yun eh. Sabihin niya, ako nagtrabaho dito, sa akin dapat ang kita. Hindi, tsaka partner gusto niya yun. Meron kasi siyang, ang tawag niya sa sarili niya, meron siyang lucky charm for business eh. Okay. So, meron, tsaka gusto niya nagtitinda-tinda yung mga ganun. Gusto niya, nalilibang may siya. May ganyan siyang ginagawa. So, para sa kanya, aliw na, talagang siya yung tumutok dito, partner. Talagang simula October yata, sinasabi niya na hanggang sa kinukulit niya ako ng kinukulit, kailan na, ganyan. Kasi nagpadala na ako ng mga damit sa kanya, tapos wala rin akong date yung mga ganyan, tapos siya talaga yung nangulit. So, nung nagkaroon ng ng garage sale, talagang di, partner, lunchtime lang ang pahinga, 15 minutes, bumalik siya kagad sa pwesto. Bibong-bibo talaga. Ganado si mama. Ganado talaga, para nakainom na 3 galon ng energy drink. So, masayang-masaya siya. Pati yung mga kapatid ko, kasi first time namin magbenta eh, ng ganon. So, masaya pala siya. Magkano kinita ulit? Yung bazaar. Mga basa. Basta magkaka... Teka naman. Magkaka-part. Para naman libre dyan si mama. Magkaka-part 2, partner, definitely. Kasi sige. maganda yung outcome. Kaya pala, partner, yung mga iba, parang minsan iniisip ko kapag kapasko, sabi ko, bakit kaya yung mga tao, sali sila lang sali sa bazaar? Nakakapagod naman. Di ba sila napapagod? I mean, nakakapagod talaga yung ingress, egress, tama. During, o lahat yung lahat, hahakutin. Siyempre, lahat ng parindabo doon, hahakutin mo. Tama, pero yung pala kasi talaga, kung magtsatsaga ka talaga, kikita ka. Kasi, alam mo parte, kung hindi tsinagana nanay ko, hindi ka may kikita ng gano'n. I mean, nang nakaupo o naghihintay lang, hindi. Totoo. So, tsaka nakaka-enjoy din naman siya. Pagkali na pag nakikita mong bumibenta yung mga produkto mo. Nakakatuwa siya pag may mga nagtatanong, ganyan. Ang di lang nabenta sa akin, parte, yung high heels. Pero alam mo parte, yung mga panty na anak ko na benta. Pero nakakaloka kasi may mga naka display pala doon na bra ko. Sabi ko, ano ba yung nakakahiya? Tago niya nga yan. Teka, nabenta ba yung bra mo? Hindi, tinago ko, partner. Pero kasi alam mo, surprisingly, may mga bumibili talaga ng mga ganun eh. Kasi siguro, pag halimbawa, sobrang mahal, alam mo partner, ito ang totoo sa mga nanay. Minsan hindi na nakakabili ng bra nila kasi na mas mahal than usual yung mga magaganda. So minsan yung iba talagang bumibili na sa ukay kasi magkano lang. Kaya ibigay ko, sinabihan ko eh. Huwag na magbra. Para wag na mamblema. Yung problema niyo pang pabili ng bra. Huwag na kayo magbra. Total naman, ang likod at harap ninyo ay isa. Kaya yun, pag nagkikita-kita mo, parang wala lang. Sabi na pala. Hindi, pero alam mo, seriously, ang ginawa ng bra. Sa totoo lang, alam ng lahat ng mga nanay yan. So, surprisingly, may mga bumibili pala ng ganun. Okay. Ng mga bra. So, bakit nalala ko dati yung nanay ko ng mga wala bumibili pa kami pera. Bumibili din siya sa ukay. Sa palengke. Mga gamit na bra. Tapos, ang ginagawa niya, pagdating sa bahay, pinapakuluan niya. Tama. Ba't gagawin pa natin ulam yun yung bra mo? Bakit sa kaserola natin? Lagyan ko na ba ng patatas? Ilagang bra. Sa bagay, partner, yung lasa nun. Yung alat na naiisa. Nakakaloka. Sabi niya parang daw matanggal yung yung kung saan man kasi siya galing. Hindi mo naman alam. Halimbawa, gumamit niyan. Correct. Halimbawa, ako, partner. Hindi mo ako nalalaban ng bre, tapos binenta ko. Good luck malamay naman. Malamay nagsusot ngayon yung kating-kating na. Pero surprisingly, pero tinago ko yung mga bra ko pag binenta. Kasi, makahusgan. Oo, makahusgan ako eh. Tapos, alam mo yung, ano ba size mo, Nicole? Ganyan. Yung mga ganun pa, doon nakaka-conscious talaga eh, di ba? So, yon. Pero surprisingly, may mga bumibili na ng gamit na panty, mga gamit na medyas. Yung mga akala mong wala nang saysay. Correct. Pwede mo pa pala mabenta ng 5 piso, 10 piso. Doon ko nga na-realize na ito pala yung mga eksena ng mga Chinese. Na
kahit konti, ay ano, parang konti kahit maliit, maliit pero madami. Kasi pag nagsama-sama yan, malaki na rin pala. So, hindi namin na-notice kasi hindi naman siya yung parang dinagsa talaga na parang van-van yung mga dumadating. Hindi, parang yung mga napapadaan, yung mga ganun. Tapos, before we knew it, ilang libo na pala yung kinita namin, di ba? So, nice naman nun. Nakakatuwa siya. So, isang magandang bagay na pwede ko. Huwag ka magugulat. Bukas makalawa, yung aparador niyo wala na laman. Wala na laman. Binenta lahat ng gamit ko. Nawili. Na-excite. Hinakot lahat ng gamit sa aparador. Pati yung anak wala ng damit. Nakakaloka. Tsaka alam mo, partner, lalabas din talaga yung iba't ibang ugali. Pag halimbawa pala, ikaw yung seller, makikita mo yung iba't ibang ugali ng mga buyer. Totoo yan. Meron dyan na, talaga iba't ibang kwento. Meron dyan parang ang arte-arte, wala naman palang pambayad. Meron dyan mayabang na nasasabihin, madami akong pera ha, bilhin ko yan lahat. Tapos babarating ka naman. Diba? Tapos meron dyan na, hindi nagtatanong, gusto lang nila. Tapos bibili na lang nila. Yung mga ganyan ba? Yung mga ano, yung mga, makikita mo kung sino yung mga nagpapanggap lang na mayaman. Oh, eh. Dahil? Sobrang mamintas, pero kita-kita mo naman sa itsura. Tapos pag nanginingil ka na ng pambayad, ang tagal-tagal magbayad. Barat-barating ka pa. Barat-barating ka talaga. Kasi meron akong kaibigan, ano siya, nag catering services. Okay. Ganyan. So, ang daming demands kapag ganito. Oh, gusto ko yung kaldereta ko ganito, maraming patatas, may cheese sa ibabaw, ganyan-ganyan. Tapos, nung single na ang tagal-tagal magbayad. Maraming hunter. Ang daming explanation, ang daming excuses. Yung pala. Samantala yung mga may pera naman daw talaga, marunong maka-appreciate. Ang sarap ng kaldereta mo. Kahit pala walang kayo, so masarap din pala. Diba? Makikilala mo talaga yung customers. At doon ako aliw na aliw. Meron dyan na ama. Nagtsaga talaga siya, talagang paulit-ulit siyang kuha ng kuha. Tapos paulit-ulit niya ding sinasabi na yung labada niya, kasi naglalabada daw siya, doon lahat napunta. Tapos sabi ko, okay lang po yun kasi sa anak niyo naman po na napunta yan. At kung meron man po kayo mabili na damit para sa sarili niyo, okay lang din naman yun, nabilhan yung sarili. Diba? At ang na-realize ko lang, partner, walang bumili ng high heels ko. Bakit? Ewan ko ba? Siguro masyado matataas. Oo, yung magbubuhay silang buhay. Kasi ang high heels ko, nakita nila may fungi. Kaya walang bumili. Nakakatina ko neto. Kaya lipo ang palimiari. Yun, actually, alam mo, partner, nabibilib din talaga din ako sa mga bumibili ng sapatos ng second hand. Kasi hindi mo alam yung ano eh. Hindi mo naman alam. Paano nagsuot. Alam mo ba, partner, nakabili na ako ng second hand na ano eh. Na branded na shoes. Okay. Sa isang very sikat na artista. Tapos, ang nakakalurky dito, partner, hindi man lang in-effort na linisan kahit pa paano yung hindi na is-isin kasi baka masira, partner. Yung mismo yung talampakan, may mga litag pa. Alam mo kung sino to. May mga dumi pa, partner. Alam mo kung sino to. Sino? Ayun, dumi ng paa niya. Diba yaman-yaman niya? Na-imagine ko, yung sapatos, diba? Na nakabakat yung paa sa loob. Oo, yung may, basta may bakat pa ng mga toes. Okay. Tapos ano, hindi ko alam kung may iba namang gumamit, diba? O baka sinabi baka na. Baka naman kasi sinukat na napakaraming na tao iba, na. Baka lang, kaya lang, diba, walang parang, kaya anyways, na-amaze lang ako dun sa mga bumibili ng second hand na sapatos. Kasi, ano eh, parang, kasi yung damit, yung mga bra, pwedeng ilublob sa kumukulong mantika. Eh, diba? Para matanggal yung germs. Pakuluan. Pero yung sapatos, paano? How do you disinfect? Oo nga. No. Diba? Wala lang, nakakaaliw. Alipungahin talaga yung gumamit niya. So, kaya nahawa ka na ng punja. Ay, naku, huwag natin sabihin to. Baka wala nang bumili next time. Nakilatis naman agad nila. Hindi, walang bumibili ng heels ko. Palibasa siguro, hindi naman kasi lahat carry ng mga ganong mataas. Pero ang madaming naghahanap lagi, mas nauna pang naubos yung mga sapatos sa asawa ko eh. Ang tataas kasi ng mga takong mo. Oo nga eh, yun na nga ano eh. Ano po kasi yun, yung stealth po kasi sa kanya. Alam mo na, dati kong member ng ano, ng magic pa, group. Yung sa pag-children's party, ganun po katas yung hiso.
Naku, nakakailiw lang. Wala lang. Siguro, tapos nag-decide kaming family partner na to make it a yearly thing. Okay yun. At okay yun. Tapos na-realize ko. Saan lumagay ng bahay nyo ngayon? Kasi ang dami nyo gamit sa bahay. Hindi pa rin, partner. Hindi naman natanggal yung mga super. Paano luluwag? ganun pa din, parang feeling ko. Tsaka hindi yan naubos. Pansinin nyo, ilang beses na kayo nag-donate? Yes. Pero parang hindi naubos yung damit ninyo. Ilang beses na kayo ang dami naming nabenta, partner. Pero parang madami pa din. So, naisip namin parang it's going to be a yearly family thing. So, naisip maganda ko yan, din. No? At naisip ko din, nasabi ko, kwento ko nga dito sa Tambala na pwede nyo rin po talaga kasing gawin yan. Diba? At marirealize mo na, pwede pa pala akong kumita. Kasi minsan, ang dami po natin gamit sa bahay. Minsan, nakakapagpasikip na kahit parang anong gawin mong linis, kahit gaano ka kasipag maglinis ng bahay, kung sobrang daming gamit pa rin, parang hindi naman nababawasan yung dumi. Mm-hmm. So ngayon, pwede niyong simulan na, benta na natin to. Kung hindi niyo naman napapakinabangan na ng ilang taon, diba, pakinabangan na ng ibang tao, and at the same time, kikita ka pa. Oh, diba, pwede kang kumita. Okay. So, ano sabi ng mga tao? Saan? Sa business mo. Sa two-day garage sale? Oo. Okay naman. Nasaan, ang dami nag-wish na sana merong online. Hindi ako marunong eh. Tsaka pa, ang iisip ko lagi part, halimbawa, 100 pesos lang yung damit, okay, 150. Oo. Tapos yung ano tawag, yung pag-deliver, 90. Oo. Hindi ka rin nakamura. So, para saan pa, di ba? So, parang yun yung mga iniisip ko. Pero ang dami rin kumikita ng online na wala silang physical na ganyan. Store. Na store na yun, na magre-renta ka pa ng lugar, pero nakakapagbenta. Pag-iisipan ko yung online na yung next time sa dami ng mga gamit-gamit namin sa bahay. Pero alam mo yun lang yung nakaka-lurky partner. Parang, edi maligaya nga kami. Tapos naisip namin na parang this is going to be a yearly family tradition. So yung anak ko tuwan-tuwa siya pag nakakabenta. Magandang naumpisahan. Ako maganda nga, buena mano. Pero may mga ibang tao pa rin na magko-comment ng di maganda. Nakakaloka yung sabi nila? Pinost ko yung parang punta po kayo, ganyan. So sabi nung Esa, pag ako ganyan ang mga blessings ko, i-share ko na lang yan ngayong Pasko sa mga mahihirap. Sabi, masarap kasi sa pakiramdam na may tao kang mapapasaya ngayong Pasko. Yun yung sabi. Tapos sabi nung isa, ibig sabihin nyo po ba na imbis na ibenta nila Nicole, dapat dinonate na lang nila sa mga nangangailangan? Tama naman po yun. O kaya yung kikitain ni Nicole, i-donate niya na lang sa mga nasalanta ng bagyo. Tama po yun, di ba? patol mode ako, part of pinost ko. Nakakainis yung gano'n na parang, okay. Lahat na lang. Para tsaka yung mga Pilipino, ewan ko mga Pilipino o tao in general, ano ba tayo? Bukod sa texting capital of the world, comment capital of the world ba tayo? Ano ka ba? Grabe yung comments, parang, okay, tayo, so. Perfectong tao. Ang perfecto talaga, okay, edi wow. Di ba parang, yung sasabihin ka na, dapat sa halip na binenta nyo, donate nyo na lang sa mahihirap. Kakainis yung ganun. Di ba? Alam mo, gets mo pa, parang, okay. Ano gusto mo sabihin? Di ba? Parang hindi mo alam yung kwento namin, hindi mo alam yung pinagdaanan namin, hindi mo alam. Wala kang alam. Ano yung nangyayari? Bakit ginagawa yung garage sale na yun? Nakakainis, naiinis lang ako din sa sarili ko, partner, kasi alam ko naman, sabi nga ni Taylor Swift, shake it off. Kaya alam, may mga bagay na parang feeling ko kailangan ko rin lang idepensa. Di ba? Kasi, hello? Yun lang masasabi ko, hello. Natamad na ako mag-explain, kaya, hello! Bakit ba kayo ganyan? Oo! Walang pakialamanin ko anong ginagawa ng tao. Oo! Ayaan nyo. Diba? At saka naisip ko lang, partner, yung mga heels ko hindi nabenta sa mga normal na mga individual eh. Ibibigay ko ba yung heels sa mga nasalanta ng bagyo? Parang katulad yun ng isang ko kakilala eh. Dahil lang wala siya mapagtambakan ng wedding gown niya, dinonate niya ba naman sa sa nasalanta ng bagyo? Sabi ko, mag-wedding gown ba sila? Bakit? So ganun tayo mambasya, magsabi ng hindi maganda sa ibang tao. Kaya nga, alam mo partner, hindi ko nga maintindihan kung hindi lang tayo nag-iisip bago tayo mag-post. Or talagang wala lang talaga tayong puso na sobra na nating open with anong tawag dito, with
commenting that we don't even consider if the person who will read it will get hurt. Tama, diba? Wala yung freedom natin. Wala na eh. Dahil sobrang, to speak out. Parang wala na eh. Ano na, Laya-laya siya. Correct. Ang laya-laya natin. Wala na siyang boundary. Oo, wala eh. Na lahat ng gusto nating sabihin. Sinasabi natin. Sinasabi na natin ngayon. Na hindi ka nag-iisip. Kung hindi ka rin tayo natatakot. Kaya nga eh. Hindi ka man lang nag-iisip na makakapanakit ba yung sinabi at ko. At hindi magandang epekto yun sa sistema mo ha. Kapanasanay ka na hindi mo namamalayan na nakakasakit ka pala ng ibang tao. Eh, hindi maganda ang kalalabasan nito. Parang, ba, kunyari, no, nakita ka nag-post na ganyan, tapos sasabihin mo, pangit-pangit naman pala ng ano mo, ng itsura mo, di ba? Filtered lang yan. Oh. Ang kinis-kinis mo, pero hindi naman totoo yan. Mga ganun. Mga ganun. Nakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao. Correct. At pagkasanay tayo ng ganun, hindi na maganda magiging epekto. Paano kung lahat? 1,000,000 tao yung nagko-comment ng ganyan araw-araw. Oh, di ba? So, masyado negative. Siguro, hindi naman kasi natin maalis ng social media. Lagi ko sinasabi ito, lagi sinasabi ng Tambalang, kasalanan yan lahat ng social media. Mm-hmm. In a way, it is true kasi nga, freely you can comment, freely you can hurt other people. Pero dahil nga, ang social media ay nandyan na, wala tayong magagawa, di ba? Pero sana isa lang reminder na think before you click. Alam mo, hindi ko alam kung sino nagpasimuno ng linyang yan, pero it's very, very powerful. Yes. Think before you click, sa yung tinatype ko ba na ito, makakatulong ba ito dun sa taong makakabasa o hindi? Correct. Kasi kung hindi rin lang naman siya makakatulong at hindi rin naman kami close at hindi ko rin naman siya pinakakain, 'di ba? Wag na lang kasi hindi maganda eh. Tama. Ay nako, mga tao talaga. one, nakakaloke. Okay, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yung pag-business mo. Malo mo kung magandang ano kalalabasan yan, sa second round ang iyong ano garage sale. Malo diba? Mo buwan-buwan na. Oh, diba? Malo mo, mas matas pa sa... Hindi DJ. Natas mo lagi na sa bazaar. Mas matas pa sa kita ko dito. Hindi natin masasabi. Malay natin. Diba? Hindi, pero ano ha, back to... try to make it a yearly thing. Mm-mm. Or kahit na hindi, kunyari, wala kayong powers na magbenta or hindi ninyo forte yan, wala talaga sa sistema ninyo. Nanay ko kasi nasa sistema niya, kaya na-i-push eh. Pero kung wala talaga, then mag-sort out ka lang. Tapos tingnan mo lang kung marirealize mo na ang sarap sa pakiramdam na medyo luluwag yung ano, yung closet lang. Tama. Diba? Sabi nga na isa nating kasamaan dito, yung isa daw nilang cabinet, kasi kinikwento ko sa kanya yung tuko sa garage sale, yung isa nilang cabinet punong-puno na, hindi na nabubuksan sa dami ng laman. Diba? Na matagal nang hindi na nagagalaw. Oh. Okay, tama na yung binenta na. Lumuwag diba? Na yung bahay nila. Oh. Nagkapera pa sila. Yeah, why not? Diba? Try mo kasi madaming may gusto ng mga ganyan. Diba? Tama. Mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamaya alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay, ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kayong Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang walang problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng... Brand! Ako, napaganda ng naging kwento mo, partner. Actually, success story yun for you eh. Mm. Yung makabenta ka ng maganda sa isang garage sale. Diba? Yan ang mga dapat natin ginagayaan, mga kaibigan. Mga dapat success natin stories. Tinutularan. Yeah. Kagaya ng kwento din ni JV Calaya. Ay, my super duper favorite ni JV Calaya. Si JV na dating junk shop boy, tapos graduate ng electronics engineering. Yun. Tama. Isipin mo, bata pa lang, pinagsasabay na ang paglalako at pag-aaral. Alam mo, partner, dyan sa kwentong yan ni JV Calaya, talagang maiisip mo at mapapatunayan mo na ang mga bagets kailangan turuan ng tibay. Hindi Tama. Lang tibay ng pag-iisip, kundi tibay din ang pangangatawan Tama. Para abutin ang mga dreams nila. Kaya doon na tayo sa tibay na mas pinatibay pa, ang New Bourbon 45 Powdered Milk Drink. Ngayon dinagdagan ng zinc versus previous formulation, tulong laban sa sakit. More than ang calcium versus brand X base sa Rennie 4 to 6 years old, tulong sa tamang paglaki. At syempre, huwag kalilimutan ng Bear Brand, may iron at 100% vitamin C base sa Rennie 4 to 6 years old. Basta-basamahan lang ng 3 balanced meals araw-araw. Kaya mga mommies, tulungan patibay ng mga bagets araw-araw, dahil pag may tibay, kayang magtagumpay. Mag New Bourbon 45 Powdered Milk Drink. Patunay na sa tibay, may tagumpay. New Bourbon 45 Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
Partner! Yes, partner! Nakakatuwa yung mga nakatanggap na ng mga Cherry mobile phones this Christmas, no? Oo naman. Talaga namang Cherry Days of Christmas na talaga. Ikaw din, Kabisyo, kung gusto mo magkaroon ng magandang units ng Cherry Mobile, we suggest subukan mo yung Flare S8 nila. Corrected by yung Flare S8 series, mga Kabisyo, eh meron pong tatlong iba't ibang variants. Nandiyan yung Flare S8 Pro. Flare S8 Plus. Nandiyan din yung Flare S8. Basta kung interesado ka, punta ka lamang sa pinakamalapit na Cherry Mobile Store sa inyong lugar at hanapin yung Flare S8 series. O di kaya naman, pwede nyo i-check out ang kanilang Cherry Mobile's official social media accounts para sa iba pang magagandang phones. Cherry Mobile, experience intense. Always your number one FM radio station.